yung mga tao masyadong judgmental nung bumili ng iPhone si Kuya, no, nung nasa unahan ng pila. Hello everyone! Hello! And kamusta kayo? Welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. Yes! And for today, ano ba ang pag-uusapan natin? May kodigo ko. May kodigo ko. Ang pag-uusapan natin today. Ito kasi, di ba yung latest na model ng iPhone lumabas? Mm-hmm. And I distinctly remember, sabi nung nauna sa pila from the Visayas region, parang the person sees the gadget as an investment. Okay, oo. So, may mga nagbas pa sa kanya noon eh. Grabe naman 'to, para lang sa iPhone po. Pipila siya ng overnight. Tapos kung hindi rin ba siya investment, ganyan. So, 'yun ang tanong mga ka-RK, no? Is gadget an investment? And when you speak of gadgets, hindi lang 'yan cellphone, kasama din 'yan ng laptop, kasama rin 'yan yung mga tablets. Ano pa ba? Oh, 'yun, basically those three. Ano, yung mga wearables. Yes. Oh, yeah. So, pareho tayo na Apple. Apple baka naman. So, 'yun, is gadget or gadgets an investment? Ano tingin mo? Sa akin depende kasi kung paano mo siya ginagamit. Definitely I will say it is an investment. Siguro i-define muna natin ang para sa akin ang definition ng isang investment ay isang asset or bagay na binibili mo na either number one, nag-i-increase ng value over time, tama, or parang lupa, stock market, ganyan, mutual funds, or kumikita siya ng pera para sa iyo, or itutulungan ka kumita ng pera. Di ba? Brings in the money. Oo. Okay, sige. So, sa mga gadgets, definitely hindi naman yan nag-appreciate in value. No? May depreciation ng mga gadgets eh. Oo. Except kung limited edition, pwede. Alam mo yon, may mga special edition ng mga gadgets na possibly mag-i-increase ng value for collectors. Pwede. But very rare yon and very few. So, we don't consider that. So, what's left is kung kikita ka ba dun sa gadget na yon. So, again, we go to the argument na tutulungan ka ba niyan na kumita ng pera. Okay. That's why madaling sabihin na investment ang laptop, kasi ang laptop syempre magagamit mo for work, for freelancing. Kung mas mabilis or mas maganda yung laptop mo, mas marami kang projects or work na matatapos, mas magiging productive ka. So definitely, mas malaki yung kikitain mo kasi mabilis yung output mo dahil mabilis yung laptop mo eh, di ba? Saka yung mga research. At kung ikaw ay gamer, meron kang gaming laptop, halimbawa. Ah, yes. Pwede ka mag-stream, di ba? Oo, actually, meron akong kaibigan. Alienware? Naku, ganda na lang. Meron akong kaibigan nung pandemic. Ano kasi siya, events host. So, syempre, pandemic, walang events. Wala siyang hosting gig. Yeah. So, nag-invest siya sa gaming laptop kasi gamer din siya. And he started streaming. And yun yung isa sa mga nag-sustain sa kanya during the pandemic. Doon siya kumuha ng income. Nag-invest talaga siya sa napakamahal na CPU gaming rig. Pero sabi niya, in 4 or 5 months time, nabawi niya. Yun ang importante. Kumbaga, meron kang view na mababawi mo. Yung cost nun. Tama. So, katulad nitong gamit natin ngayon, no? Meron tayong wireless mic. And although may investment yung pagbili nitong gadget na ba, but of course, meron siyang ROI na mas magiging maayos yung video natin. Mas magsasubscribe kayo. Mas isi-share nyo. Makakapag experiment tayo ng mga iba't ibang klaseng videos kasi pwede na tayong lumayo eh. Up to 20 meters to eh. Aba. So, mas magiging, I would say, better yung content. So, more subscribers, probably. Increase in quality. And
which could translate na we could get more consultancy clients, di ba? Napanood lang tayo, na-share lang yung video natin, magkakaroon tayo ng clients, or more subscribers, so more people na nanonood ng videos natin, which would translate sa revenue pagdating naman sa ads doon sa ating YouTube channel. Yan. Good, ano na, magandang angulo yun, no, na kumbaga nililimit muna natin ano yung investment, either market ng value or nakakapagbigay sa atin ng pera. ng pera. Kung ganun, eh, para naman ko yung cellphone na pagkamahal-mahal, ay ginagamit lang para selfie, gano'n. Ghost Brown, MLML, ganyan, mobile gaming, gano'n. Tapos high-end pa, pero you know, parang kadalasan ang gamit, Facebook, text, gano'n, you know. Oh, definitely hindi siya investment, no? Meron, yung nanay ko na lang, syempre yung nanay ko, ang gamit niya sa cellphone niya ay mag-Facebook, mag-message, di ba? Or manood sa YouTube. So, definitely hindi siya kumikita ng pera doon. Parang kasi for consumption. Ginagamit for consumption. So, kapag nasira yung cellphone niya, ang ipapalit ko sa kanya ay yung cellphone na kaya lang ibigay yung kung paano niya ginagamit yon. So kung hindi naman siya nagka-camera-camera or na ano siya, na parang content creator sa IG. Yes. You know, mga kailangan na high-end, mga ganyan. Kumbaga parang parang basic, 'di ba? Enough lang. Oo. And also, number two, hindi ko uutangin. 'Di ba? Kasi hindi ko i-charge sa credit card or whatever, no. If ever iipunin, mag-iipon ako para makabili ng bagong cellphone or even second hand para sa kanya. Kasi yung cellphone sa kanya, hindi siya investment. No? Ngayon, kunwari, in my case, as a content creator, sabihin natin itong gamit ko na phone, biglang nasira. Definitely, kailangan kong bumili kagad. Kasi nakakatulong siya sa akin sa na kumita ng pera dahil sa cellphone ako tinatawagan ng mga clients, tapos also as a content creator ginagamit ko siya. If ever na wala akong extra money, I will not hesitate na i-charge sa credit card yung pagbili ng cellphone. Kasi nga investment sa akin yung phone, tutulungan niya akong kumita ng pera. Actually, currently, kumikita ako ng pera. It's an essential gadget of mine. So, yes, mababawi ko siya kahit na, actually, hindi mababawi. Kahit na i-charge ko siya sa credit card ko, meron akong pambayad sa kanya pag dumating yung bill ko. Kasi nga, kumikita ako ng pera using that gadget, no? Kumbaga, productive asset siya. Yes. And also, since meron akong opportunity na bumili ng bagong gadget, I can now also think of paano, anong model yung pwede kong bilhin para mag-level up yung ginagawa ko, di ba? So, for example, okay naman yung specs nung camera nung phone ko ngayon, pero kung nasira siya at kailangan kong bumili ng bago, I would consider buying yung mas mataas na specs, mas maganda yung camera, kasi I know that it will improve yung quality nung work ko, and hopefully it will translate to more income. Yung mga post mo sa social media, mga picture, di ba? Yes. Kasi naman mukhang blurred, na parang low-end lang. Oo, yung camera, walang wide angle. Ngayon, may wide angle na, di ba? So, may mga ganyan. So, sa yung cellphone sa nanay ko, hindi siya investment. So, iba yung attitude mo when it comes to replacing the gadget. Versus sa akin, na essential gadget siya for work, iba din yung mindset and iba yung magiging considerations kapag papayitan ko siya because it is an investment. Tama. Siguro parang naiisip ko dyan, no? Para siyang malalikin mo siya parang condo or real estate apartment, ganyan. Na kapag binili mo siya, di ba? Ngayon, kapag tiniran mo siya, you use it for consumption. Yes. Di ba? So, hindi siya investment. Pero kapag pinarenta mo, di ba? May productive value, then, hindi mo siya ginamit for consumption, di ba? Ginamit mo siya for, kumbaga, to earn money, and then, that becomes already an investment. Tama, tama. Yun. O nga, maraming ganyan eh. Bibili ng condo as an investment daw. Pero,
tinirhan nila. So, wala. Tapos tinanong ko, oh, so pag nag-appreciate yung value niyan, ibibenta mo. Ay, hindi. Sasabihin, ay, hindi. Dito na ako titira. Hindi investment. So, hindi investment. It's an asset. Yun yes, lang, no? It's an asset. It will definitely improve your net worth as long as mabayaran mo siya. Kasi may liability part ang pagbili ng real estate pag nag-loan ka. Mm-hmm. But do not consider it as an investment unless it will make money for you. Yes. Okay. So, yun mga ka-Arky, malalaman na natin kung ang iyong iniisip na bilhin ay investment ba talaga o hindi. So, ang pinaka-ano natin yan, ano to? Pinaka-type, ano, deal breaker natin yan is it would if it would make money for you. Kung pa-selfie-selfie lang, ganun, baka naman pwedeng mga lower brand na lang. Kasi, kumbaga, hindi naman siguro kailangan ng... Or whatever they can afford, ang nakikita ko lang is yung mistake na iniisip mo na investment siya. Kasi minsan, pag sinasabi mo na, ay, investment to, nagiging kampante ka eh, ay, may investment na ako. Pero in reality, hindi pala siya investment. Going back dun sa real estate, no, meron akong na-meet na, ano siya, proud siya sa sarili niya, ay, investor ako. Kasi meron akong dalawang condo unit, meron akong investment na lupa sa probinsya, ganyan-ganyan. Pero tinanong ko, ano yung condo unit? Yung isa, doon ka nakatira. Yung pangalawa, doon nakatira yung kapatid mo. Nako. Yung lupa mo doon sa probinsya, idle land siya. Oh. Hindi siya pina-farm. Buti kung nirerentahan yun. Hindi. O may fruit-bearing trees. Or mabenta. Yeah. Hindi naman. Kasi ano, binenta lang sa kanila nung kamag-anak and wala siyang plano for it. Mm-hmm. Pero in his mind, investor siya. Diba? So sabi ko, you have to be clear. No? And naalala ko na. Alam ko na yung pwede nating pang ano, pang pang delineate. Okay. Dalawang letter C. If you can if you consume it, hindi yan investment. But if you have something na you create with it, you create money with it, that's an investment. So consume or create. Ayan ang tanong diyan. So, you know, we have to be mindful kung ano ba yung mga binibili natin. Kasi minsan asset lang siya, hindi siya investment, no? And we have to be clear about that. And siguro just to end, yung mga tao masyadong judgmental nung bumili ng iPhone si Kuya, no, nung nasa unahan ng pila. Kasi para sa akin, hindi naman siya kilala. Hindi natin alam kung bakit siya pumila doon. Hindi natin alam, baka nga pinagkakakitaan niya, 'di ba? So para sa akin, let's just be happy for him na meron siyang pera, na nakabili siya ng iPhone at meron siyang grit na pumila na fighting overnight, no? Para lang maging una sa pila. And I think bawi kasi may mga freebie siya na nakuha na almost worth as the price of the cellphone. Bawi na rin yung pag-liquidate niya. So, in any case, yun ang ating video for today and I hope I may natutunan kayo. Yes. And if you like this video, then give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. Yeah, yun lang. Bye-bye. Bye-bye.